Hello po mga kagasal, nandito na naman tayo, taong kusina na naman po tayo. So, kahapon po ay binigyan tayo ni Auntie Chit Bayesa ng inani niyang kardes. So, ito po yun mga kagasal. Ano po, ayan. So, ayan po yung kardes. So, bali, para po sa kalaman ng lahat, pero kasi nagsabi sa akin, sabi niya, Padre, ginagawa namin dyan. Binabalatan namin, kinukuha namin yung buto, tapos magdamag namin binababad, tapos binabalatan namin yung buto, bago namin iluto. Hindi na po, ito po, iaabraw ko po ito ulit, no? So, ganyan lang po. Alam niyo po yung sitaw, kasi po yung, meron tayong tinatawag na sitaw na haba. Ito yun. Ngayon, dito po sa Batanes, hindi masyadong uso yung sitaw na turo. Yung sitaw na matigas yung balat, sitaw na turo po yun. Parang ganun lang po gagawin natin. No, tatanggalin natin yung gilid. Yan. Ito po yung medyo sariwang kardes. Yan. Tatanggalin natin gilid. Then, yan po yung iluluto na natin mamaya. Kaya mamaya, pagkakinain po natin yan, parang hagod. Susuro mo. Iahagod mo. Now, kung medyo magugulang na po yung bunga ng kardes, yun po, pwede nyong babalatan, katulad po nito, babalatan nyo po, kung medyo magulang na po ang kardes nyo, babalatan nyo. Then, ito pong buto, hindi nyo na kailangan ibabad magdamag, hindi nyo na kailangan balatan. Pwede nyo na po siyang diretsyong igisa, parang ginisang munggo. Masarap din po yun. No? So, lagyan nyo ng sahog na isda or karne ng baboy. Masarap po ang ginisang buto ng kardes. Ulitin ko po, pwede nyong gawin yung ganito kapag ka medyo magugulang na yung ating kardes. Parang munggo po, ano yung munggo, pagka sariwa po yung bunga ng munggo, pwede nyo rin siyang tatanggalan lang ng dulo, then iluluto. It's either adobo or in a braw. So kakainin nyo rin po na parang hinahagod lang sa inyong mga bibig. Pero kapag ka ang munggo ay nag-mature na, no, gumulang na, ano po nangyayari, di ba? Yung pagka natutuyo na yung balat niya, kusa siya pumuputok. At yung buto, yun yung iginigisa natin, tinatawag natin ginisang munggo. So, ganun din po sa kardes. Yan. Kaya, ito po, mamaya, pagtas ko po itong gawin, papakita ko po sa inyo yung simpleng pagluluto na ginagawa ko. Para lang po siya yung usual na inabraw. Ang pagkakaiba lang, ang laman natin ngayon na gulay sa ating inabraw ay kardes. So mga kardesal, nandito na tayo sa pagluluto ng ating inabraw na kardes. So gaya ng ginagawa natin, kamay ko na lang ang pinang-ano ko ng kamatis. So, kamay lang para mas katas na katas yung kamatis. Para yung pinakakatas ng kamatis talagang kuhang-kuha. So, sine-check ni Ate Olive yung kusina natin. Sabi ni Ate Olive, marumi daw. So, lagyan na natin yung sibuyas. Yan. Oops. Tapos, ang ating mga kirat-kirang isla. Lalagyan na natin siya. Kasi may bagurong natin. Lalagyan na natin yung ating bagurong. So, papakuluin lang natin niya. Kasi po yung kardes medyo ano siya, lalagay na natin para tamang tama habang naluluto, habang kumukulo ay naluluto. Papaguluan lang po natin yan.
meron na tayo. Ako, kung naamin nyo lang po, grabe. Ang bango nung bubukulong bagoong. Natapang ko na po muna. Mamaya po ay makikita ninyo ang magiging kalalabasan ako na brown na karbes. Ito na po ang ating hinabrown na karbes. Patigit pa, sili mo ng konti. Ayan, ang hinabrown na karbes. Ito na po tayo ng sample. Parang try po natin yung ano, yung sabaw. Sarap. Tapos ito po, ito yung sinasabi ko kanina. Yan. Ang init. Yun po, medyo sariwa pa, bata pa. Rapid din kainin yung pinaka balat ng kardes. Pero pagka medyo magulang po, ganyan. Ang inay po kaya. Ayan, yung buto. Ayan, nakuha ko yung buto. Nasabaw. Sarap. Ito, oh. Ito tayo kung ito sa kapag. Yan. The best ang ating inabraw na kardes. Yan.